What's up guys? Welcome back sa ating YouTube channel, Sai TV. And for today's video po, ay pag-uusapan natin kung paano po ang pagkuha ng student permit ngayong taon ng 2021. So bakit nga ba natin kailangan kumuha ng student permit? So sa mga nagbabala kasing kumuha ng kanilang non-professional at professional driver's license, ang unang requirements dito ay ang pagkuha ng student permit. So, pag kumuha tayo ng student permit, ito po ay may mga requirements. So, pag-uusapan po natin kung anong mga requirements, process po, at ang mga qualifications sa pagkuha ng student permit. Una po sa qualification ng student, ng pagkuha ng student permit, ay kailangan po 16 years old and above ang kukuha nito. At kailangan din po ay mentally and physically fit, at kailangan din po ay marunong magsulat at magbasa sa wikang Ingles at Pilipino. So bakit nga po ba kailangan marunong tayong magsulat at magbasa sa wikang Ingles at Pilipino? Dahil po ay mayroon tayong traffic rules and regulation. At mayroon din itong mga signages. So kailangan po ay sapat ang ating edukasyon para po maunawaan at iwas na rin po sa disgrasya. And then, ang panghuli po at bago ay kailangan po nating dumaan sa 15 hours na TDC or ang tinatawag na Theoretical Driving Course. Para saan nga po ba itong seminar na ito? Ito po ay pag-uusapan ang mahahalagang paksa sa pagmamaneho, sa mga kalsada, at ang mga batas dito. So, ito po ay ginagawa ang seminar sa mga LTO or Accredited Driving School. So, dito po sa atin sa Palawan ay mayroon po tayong mga driving school na accredited ng LTO. So, babanggitin ko po ang ilan, okay? Dito po sa Puerto Princesa sa Marisol Avenue, mayroon po tayong Lagrisula Driving School. At mayroon din po tayo sa Robinson Place, Palawan. Ito po ay ang Alcuan Driving School. Mayroon din po tayo sa Taytay, Palawan. Ito po ay ang San Brendan College Incorporated. At mayroon din po tayo dito sa Brooks Point, Palawan. Ito po ay ang RVL Driving School. So pagkatapos po nun, ang TDC po ay 15 hours. Ito po ay nahahati sa tatlo. At mayroon din naman pong dalawa lang. Bali, ito po ay may 8 hours and 7 hours. Doon po sa tatlo ay may tigpa 5 hours bawat session. So, kapag natapos niyo po ang TDC, bibigyan po nila kayo na certificate for completion. At sa seminar po na ito ay kailangan hindi po kayo patulog-tulog kasi meron po kayong written exam. So, kailangan po ay maipasa nyo ito dahil kapag hindi po ay uulit na naman po kayo. So, ayun guys, pagkatapos nyong mag-seminar, bibigyan po kayo ng TDC certification. Okay po? Pagkatapos nyo po doon, ay pupunta na po tayo sa pag-process ng mga requirements. So, ang mga requirements po sa pagkuha ng student permit ay ang application form or ang ADL. Ito po ay nakukuha doon sa mga LTO. Pagkatapos po, kailangan po dala po ninyo ang inyong PSA or NSO birth certificate. Kung wala naman po kayo nito o hindi nyo po nadala, ay kailangan nyo pong madala din ang inyong passport. So, okay na po ito para doon sa requirements ng pagkuha nyo. Mayroon din po kayong valid ID at ito po ay photocopy. At mayroon din pong medical certificate. So, ang medical certificate po ay valid ng 2 months. So, dito po sa atin sa Palawan ay meron po tayong mga LTO accredited clinic. So, babanggitin ko rin po ang mga accredited clinic dito sa Palawan. Okay? Meron po tayong Soul Rock Medical Clinic. Dito po ay located dito sa Robinson Place, Palawan. Meron din pong Cable Toe Medical Clinic, Verandas Medical Clinic, ProHealth Medical Clinic, Walk-in Medical Clinic,
Newell's Medical Clinic. And the rest po ay located na po sa E. Valencia Street. So, ayun po, kapag mayroon na po kayong medical certificate, at kailangan nyo din po ng inyong TIN number kung kayo po ay employed. Kung hindi naman po kayo employed, ay okay lang. At pagkatapos po, ito na po ang sinasabi ko kanina na kapag na-complete nyo po ang inyong 15 hours na seminar, bibigyan po kayo ng TDC certificate. So, bali po ito po ang kasama sa requirements ng LTO, ang TDC certificate. At kapag kayo naman po ay married woman, kailangan nyo pong dalhin ang inyong marriage certificate. At kapag kayo po ay below 18, kailangan nyo rin pong magdala ng inyong parent consent. So, okay na guys. Okay na po tayo sa requirements at qualification. Dako naman po tayo sa pag-process nito. So, sa pag-process nito, kailangan kapag pumunta po kayo sa mga LTO, ay naka-proper attire po kayo. Okay? Hindi lang po dapat kayo pumunta doon ng naka-short, hindi kaya naman ay naka-sando, o kaya naman ay naka-chinilas. So, dapat po kapag pumunta po kayo doon, ay kailangan nyo rin ng naka- hindi naman sa sinasabing naka-barong, siyempre kailangan naka- polo shirt, o di kaya naman naka-t-shirt, tsaka naka-pantalon po kayo dapat, at tsaka naka-sapatos. Okay? So, dapat, pagdating nyo doon, okay na ang proper attire nyo. Pagkatapos nun, ay diretso nyo doon sa evaluator ang inyong mga requirements. Pagkatapos po sa evaluator, ay i-encode na po ito nila. Idediretso nila sa encoding. Pagkatapos po sa encoding, ay idediretso ito sa cashier. At syempre, doon sa cashier ay may babayaran kayo doon. Pagkatapos nyo po itong bayaran, ay mag-aantay lamang kayo at doon na po kayo didiretso sa releasing. Kapag na-release na ito, congratulations po dahil meron na po kayong student permit. So, sana guys ay may natutunan kayo sa ating topic ngayon. At ito pa nga pala, ang student permit po ay kinakailangang magmaneho ng kahit anong uri ng vehicles, pero kinakailangan po ay may kasama kayong holder ng non-professional o di kaya po ay professional. So, bawal na bawal pong magmaneho ng mag-isa lang ang may student permit na holder. So, ayun guys, maraming salamat po at see you on our next video. Bye-bye! Yeah.